Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a feel good Monday. Ang init. Aircon, aircon. Kailangan namin ng aircon, electric pan. Yung dami ng isang hinga mo. Oo, kasi 'di ba pag hinihingal ka, oo. Hubig, hubig. Nakakaloka po talaga ang init. Kanina may balak pa ako mag long sleeves. Oo. Tapos pagsuot ko pa lang, partner, parang the struggle is real. Sabi ko, sinusuot ko pa lang to, naiinita na ako. Papaano pa kapag ka the rest of the day, 'di ba? Totoo 'yun. Maswerte nga tayo, partner, kasi yung office natin malamig. Yes, true. Nung nasa bahay ako nitong nakaraang Sabado at Linggo, sabi ko sana nasa office ako ngayon. Para libre aircon, lakas pa. Oo. Yung walang pakialam kasi ano, libre naman sa office ang aircon, parang mall. O kaya yung mga tao lagi nasa mall. Kung hindi nagtitipid yung mall, ha, kasi marami na ring mga mall na hindi solar panel. So ang init na, 'di ba? Totoo. Nagtitipid na din sila, 'di ba? Minsan pagka may pinasukan ka na isang establishment, kahit na ano, yung store, alba, baka sa main mall pwedeng may aircon. Pero pag pumasok ka na dun sa mga establishments, dun sa mga stores, tama, maaaring nagtitipid pa rin kasi hindi pa rin naman talaga, ewan ko, hindi pa ganun eh. Kahit na mukhang nag-normalize na, hindi pa rin siya fully 100% feeling ko. Kaya siguro kung man nagtitipid pa at hot air ang lumalabas dun sa vent at hindi aircon, alam na, diba, this. Alam na this. Kailangan intindihin kasi ang init talaga, grabe. Oo, kamis. Nagtitipid. Maraming ganun. Ako, naka-experience din ako. Sabi ko, wow, ang lamig sa mall. Pero pagpasok mo sa restaurant na yun, na nasa loob din ng mall, sabi ko, batang pugon. Init, pugon. Nasa labas ba yung pugon? Hindi ba, wala ba silang kitchen? Bakit parang nasa ano, nasa dining area, nasa may chairs, ang init, di ba? Oo, medyo suki ako ng restaurant na yun, partner. Ang sabi nila, sira daw yung aircon. Ano, lagay-lagay sira, hindi pinapaayos. Ako, sabi ko, huwag yun akong lukohin. Regular ako dito. Ganyan din ako pag nagtitipid. Sabihin ko, sira ang aircon. O kaya sasabihin ko, diet ako eh. Yan. Pero sa totoo nagtitipid. Tama. Kulang talaga sa budget. Ganun, ang init na talaga ng panahon. Correct. At pagpasok mo sa restaurant na yun, alam mo yung lamig sinasagap lang nila galing sa labas. Oo. Di ba may ganun? Oo, yung kasi yung ano, yung electric fan nila, nakapwesto sa labas parang exhaust, hinihigop yung hangin na malamig papasok sa restaurant nila. So alam na din, hindi sirang aircon, nagtitipid. Correct. At hindi naman natin masisi. Correct. Minsan na, ako doon ako nalulungkot pinaka kahit hindi naman ako may-ari na restaurant partner. Yung pagkalimbawa, nakikisimpatsya ganun. Nakikisimpatsya talaga ako kasi isipin mo nakabukas lahat. Tapos yun nga, kung hindi pa nagtitipid nakabukas din yung aircon. At kung ilan yung aircon doon sa lugar, diba? Nakabukas na natin ang iraw, full ang crew. Diba? Tapos may kakain isa. Tapos yung kumain na isa, hindi pa nag-order ng drink. Kasi diba akong sariling tubig. Diba? Totoo yun. Drinks minsan yun yung mas mataas ang presyo na hindi natin namamalayan. True. Yun diba? Naman talaga. Lalo na kung hindi fast food. Kung halimbawa restaurant na. Yung hindi fast food. Kasi usually pag fast food, kasama talaga yung drinks. Napapamura ka dun eh. Mas makakamura ka. Pero pag halimbawa, nasa regular ka na restaurant, yung mag-order ka ng food, yun ang di talaga natin napapansin na mas mahal pa minsan yung drink. Kaya kung mapapansin nyo din, diba, yung nag-offer, nagkakaroon ng suggestive selling yung mga waiter. Ma'am, sir, drinks po. Ikaw diba? Naman. Ikaw naman, diba? Nakakahiya talaga. Pero kailangan mong gawin, tubig lang po. Tubig lang po. Kasi mahal eh. Correct. Pagka alam ba nalilibre talaga ako, halimbawa, sasabihin ko talaga, okay lang man libre, pero mag-order ng drinks ha. Okay. Unless senior ka,
O kaya PWD. Ayan, diba? Pwede, so, pwede pagbigyan. Pwede pagbigyan kasi may ano, may bawas yung kakainin ninyo. So, yes, pwede kayo mag-drinks. Kasi otherwise, lalong-lalo na pag pamahal na pamahal yung lugar, pamahal na pamahal din yung drinks. Totoo. Diba, kunyari, ang regular Coke sa isang lugar, pwedeng 80. Pero kapag ka nasa hotel na, pwedeng 300. Eh, tingnan mo yun, naman no? Silang Coke, diba? Minsan ang ginagawa ko dyan, nagtitiis talaga ako, parte, bubusugin ko yung sarili ko. Kaya lang minsan kasi, hindi ako, pagbusugan, hindi ako nabubusog, hanggat hindi ako nakakadighay with Coke. Eh. Kaya okay. Coke is life for me. Oo. Pero kapag ka talagang makita ko naman, 300 naman. Okay na, wala na soft drinks is life. Rekta na sa bahay, diba? Oo nga, kahit nga lunuklaway nilang ipon bibiglaway, diba? Kasi, mga ways and means talaga yan, diba? And, but, alam mo, partner, speaking of going inside mga malls, para magpalamig, minsan going inside mga stores, ganyan. Kahapon, may experience lang kami ng asawa kasi nag-overnight kami sa ano, sa Novotel. Kaya, good morning kay Sir Erwin Donna. Hi, Sir Erwin! Ayan na nga, Novotel. So, thank you very, very much for the wonderful experience. Diba sa tabi na Novotel ay Gateway? Oo. Eh, syempre, parang may time pa naman kaming ikot-ikot, diba? Mahilig kaming rumampa, ganyan. So, pumunta kami doon. Tapos, tingin-tingin ng mga bagay-bagay, ganyan, nagpapalamig, ganun, diba? Oo. Tapos, may pinasukan kami, partner. Eh, palabas sa partner. Pakakain namin ng breakfast. Oo. Hindi na kami naligo. So, mukha kaming, feeling ko mukha kami madungas. Oo, feeling ko mukha kami madungas. Yung alam mo, kailangan mong maligo para magbukhang malinis. Oo, correct, gano'n. Yung parang amoy una na ko, gano'n. Gano'n, eh kaso dahil... Yung una na natuluan ng panisalaway ganon, na ilang linggo, gano'n. Ganito naman, partner, overnight lang naman. Pero mga gano'n, yung alam mo sa sarili mo, di ba may gano'n naman? Nakakaya pumunta ako dito sa mall tapos ano, yun. Ay, wait lang, by the way, hindi po maitim ang kilikili ko. Meron na po akong pasa. Nabother ako. baka sabihin po ninyo, ay, ang itim ng kilikili ni Nicole. Ano ka ba? Pinagigilan ka na naman ng asawa mo sa kilikili mo. Ano ka sabihin ba? Mo, ibahin naman yung ano niya, yung weakness niya. Yung pwesto, sorry, nabother po ako. Ikikita sa live yung malaking pasa. Sino nang bugbog sa'yo? Wala. Oo, domestic ano violence lang, yan. Ano lang talaga ako. You know, cuties artista. Sensitive. Pasain. Diba? So, anyway, yun nga, dahil nga, syempre, katabi lang yung mall. Tama ako mag-ayos-ayos. Eh, tsaka mamaya na ako maliligo, ganyan. E di punta kami dun. Tapos pumunta kami sa isang ano, bilihan ng cellphone. Gusto namin bumili ng cellphone. Oo. Tapos partner, kahit anong tanong talaga namin, why sa pagsagot? Ang dami namin questions. Yung parang feeling namin, okay, hindi naman ito makakabili. Eh, ang pinipili namin partner, yung Fold 3. Yung mahal. Okay. Yung Samsung 22 Ultra. Kasi ano, alam mo yun, yun yung gusto kong phone eh. Alam mo yun, so nagtatanong kami, ilang, ano po yung specs nito ganyan? Ay, walang paglapit. Nasa malayo sila. At akala mo naman busy. Yung isa inaayos lang yung bag niya. Parang, hello potential customer yan. Kung yung bag mo, hindi kasing importante ng potential customer. Ano ka ba? Eh siguro, yung itsura namin, hindi kami mukhang potential customer. Nakakaloka talaga. Nahusgahan kayo sa suot ninyo, sa itsura ninyo. Ang problema kasi partner, pagka kasi hindi nakali at hindi nakapag-lotion, nakikita yung dry skin. So sabi ko na sa asawa ko, ganun talaga ko, pag hindi ano, hindi likas na mayaman. Kaya no? Nga sabi ko, ayan tuloy, yung dry skin natin nakita. Ayan, sabi hindi, siguro nila, hindi talaga kami pinansin. Oo, pangbili ng lotion, hirapan nga sila. Yung talagang sabi ko sa kanya, alam mo kasalanan to ng dry skin. Oo. Isip siguro nila, pambili nga ng lotion, wale. Oo, tsaka... Fold 3 pa kaya, magkano. Napaka-judgmental ng mga tao sa loob, no? Sa tsaka nakita yung hair lalo nyo. Correct. You know, parang walang pambili ng conditioner. Hindi nga makapagsupply, di ba? Tapos sabta. Bibili pa ba ng mamahaling kaya phone? Kaya nga, bibili pa naman. Eh, yung chinelas ko, Louis Vuitton, partner. Sabi ko, hala, nagmukhang fake yata to. Hindi talaga ako pinansin. Sabi ko, umalis talaga kami. But partner ha, we had every intention. Ang sa akin kasi ito yung lagi natin sinasabi. Na kapag ka maganda yung service, walang rason para hindi bumalik yung tao. At pag pangit ang service, wala ding rason para hindi magtagal. Yes, diba? Yes. Aalis at aalis. Inalisan talaga namin. Oh, may pagdabog, may pag-walk out. Hindi naman. Tapos binasag yung salamin bago. Wala nung formalisyo pag ugali. Binasag yung estante bago umalis. Tapos may pag-dirty finger pa. Okay.
Eka ng basa, gano. Tapos na ma-cue. Ang pangit. Kaya pala hindi pinansin. Mukhang wala edukasyon. Nakaka-lurgy. Alam na, sakto pala yung pag-profile nila. Oo. Pero parang minsan siguro, hindi mo rin naman ma-ano. Pero wag kayo, ha. Ako, I always go to Soler kasi nandyan yung aking skincare clinic na pinupuntahan na Skinnyvae. And when you go there, hindi madami maporma. Yung alam mo, mula ulo hanggang paa naka Dior. Alam mo yun, mula ulo hanggang paa naka LV, mula ulo hanggang paa naka Prada, nagmumura yung mga gamit, ganun. May mga ganon. Diba? Pero meron din, partner na experience ko to, nung pumasok ako sa LV, di tingin-tingin, ganyan. Siyempre, ang mabili. Tingin-tingin lang, ganyan-ganyan. Nung ano, di nung in-entertain ako nung isa, may pina-explain siya sa akin kasi meron akong gustong shades. Ako, can I try? Ganyan. May isang dumating partner. Nung dumating siya, lahat, parang lahat ng merong customer, parang iniwan nila lahat. At yung dumating partner, ha? Kasi alam nila mapera yung dumating, gano'n? Naka-chinelas. Siguro ano nila, regular. Regular na. Baka, pag nananalo, diba, gano'n. Siguro gano'n, matik bibili. Pero yun nga eh, pag pre-profile mo, kunyari, napunta siya sa ibang mall, hindi sa Solera. Sorry, napunta siya sa ibang lugar, hindi sa hotel or something. Hindi sa merong casino. Pag isipin mo, sobrang simple. Pwede mo talagang i-profile na hindi siguro to bibili ng Fold 3. Alam mo, wala ganun. Siyang pambili noon. Parang ganun. Hindi mo siya mukhang madunges. Pero sobrang as in, ganun. Kaya minsan, mahirap mo mag-profile na parang iisipin mo kagad na mayaman yan porque branded na kasuot. Hindi mo alam ang kwento. Yes, baka utang yun. Lahat yan or hiram. Pwede kasing ganun eh, nanghihiram, ha? May mga taong nanghihiram ng mga gamit ng iba para pumorma sila, which is there's nothing wrong with it, diba? So hindi mo pwede i-profile isang tao, depende din sa kanyang ano, kasi ba hindi mo alam yung kwento. Yung bang binili niya ay ano, ay original. Diba? Ang binili niya ba ay sa kanya talaga o hiram? O yung binili niya ba ay utang, diba? Tama. Kadalasan swipe lang, gama, utang yan, diba? Correct. At yung mga taong sadyang magaling lang magdala kahit fake yung ano nila. Meron din yung mga gamit nila. Diba? At may mga taong, diba, halimbawa naman, hindi mo pwedeng gusgahan na walang pambili o mahirap pa, diba, dahil sa suot niya. Kasi may mga taong komportable sa ganong suot. May ganun talaga. Diba? Pero pag bumili ng mga gamit naman, yung mga mamahalin, sa damit, hindi mo masyadong mahusgahan na ano, mapoprofile na mayaman, pero wag ka sa mga gamit. Diba? Sa relo at sa kapal ng wallet. Doon mo makikita. Diba? Tsaka minsan kasi, kahit sabihin na naka-chinelas, naka-ordinaryong t-shirt lamang ito, huwag ka mali mo mayaman yung amo, inutusan. Ibili mo nga ako ng phone ngayon. Kaya na. Ha, diba? Mga ganung... Totoo din. Pwede. So, ibig sabihin, babalik tayo partner dun sa lagi nating sinasabi. Kung gusto mo makabenta, gusto mo magkaroon ng regular na client, yung mga ganyan, you have to make sure that you give service na fair to all. Good service that is fair to all. At yun naman dapat. Regardless kung ano yung itsura. Yes. Diba? Hirap lang talaga sa Pilipinas, partner. Image is everything, eh. Diba? Well, hindi naman natin mabiblame. Pwede rin training din naman sa kanila yon. Kaya lang sa akin, kung wala ka rin namang ano, wala ka namang mahalagang ginagawa, nag-aayos ka lang ng bag, partner, nag-aayos lang siya ng bag. Tapos hindi ka pinapansin. In fairness naman na sumasagot siya. Dapat sumayaw ka din. Ganun. Kung paano ka pinansin ni Tanya Chinita dati. Ganun. Diba, sumayaw ka para mapansin na dyan yung presensya mo. Hindi, ganun eh. Ang dami namin talagang tanong. In fairness naman sumasagot, pero alam mo yung ano, yung sagot na hindi naman to bibili, yung ganun. Hindi interesado sa'yo. Diba? Ang hindi nila alam, bago pa kami makapunta dun sa ano na yun, sa bilihan na yun ng cellphone, partner, bumili na kami ng treadmill sa baba. Alam mo yun, so ibig sabihin, may intention kaming to spend. Anniversary namin eh. Gusto namin mag-indulge. Alam mo yun? Nung pumasok kami dun sa bilihan na nga ng treadmill, partner, pagpasok pa lang namin, kahit amoy unan kami, partner. In-entertain. Pag-entertain sa amin, wagas. Siyempre, sabi, kailangan nila. Diba? Pwede din namang nag-profile siya na kailangan ng katawan, diba? Pero yung bang naglabas siya ng mga gamit, alam mo yung ganon? And para sa akin, big deal yun eh. Correct. Pwede kasing habang naglalakad, kasi hindi muna namin binayaran, pwede habang naglalakad kami eh, pwedeng sabihin namin, huwag na lang natin bilhin, no? Diba minsan ganon yan, diba? Pag alam mo, pakalabas mo sa tindahan, lalabas ka, tapos pag natagtag ka, parang maisip mo, ay, hindi ko na pala kailangan yung gusto ko. Pero dahil, ang ganding nung serbisyo nila na parang in-effort niya talagang ilabas yung treadmill na gusto namin. Sibi mo, nakasampung treadmill sila, nilabas lahat. Tama, diba? Alangan naman, hindi niyo pa kami entertain. Galing lahat ng warehouse.
Eh, yung warehouse ko, dalawang UV Express away. Wait, charot din naman. Diba, yung bang mga ganun, yung pag nakita mo na, yung bibong-bibo na mag-entertain, minsan kahit nga hindi mo afford, dahil lang dun sa nakita mong effort, kunyari hindi mo man bilhin yung mahal na gusto mo, yung meron ka nalang pipiliin, diba, kasi nakita mo na maganda yung service. Mapapabili ka talaga diba, noon. Mapapabili ka talaga, kasi nga iba yung service. Parang katulad ng, bakit pag pumunta ka sa isang salon, meron kang particular na ano, meron kang particular na tagagawa sa'yo na siya lang yung pwedeng humawak sa'yo. Kasi maganda yung servisyo niya. Kasi iba yung servisyo niya. Alam niya kapag haplos, may meron, extra. May kasamang lang na bis. May extra service. Ano, totoo eh. Extra service with a smile. Yes. Eh, yung hilot niya ay mas matagal ng mga tatlo pang minuto, di ba? Correct. Kasi syempre may oras yan eh. Oo. May oras yan, di ba? Pero yung kanya parang mas matagal. Yung siya ang ibibigay, mas mainit o mas malasa. Parang ganun ba? Mas marami luya. Diba yung mga ganun? Salamat pala. Totoo diba? Yun ha. Correct. Kumaga service with love, eh. Service with passion. Yes. Hindi ako yung service dahil lang kailangan kong gawin to. Tapos magtataka ka, bakit wala kang magandang tip? Magtataka ka, bakit wala kang benta? Bakit kulang ka sa charm? Totoo naman ha. Correct. It's a fact. Diba? Na baka may kulang. Totoo and, yun. Pag nandyan ka na, pag frontliner ka, hindi ka pwedeng ano, hindi pwedeng kulang yung charm. Ako naniniwala. Yung personality. Yes. Kaya, diba yun yung parang basic? Mm-mm. With pleasing personality, I think yun yung ano eh, yun kasi yung factor na magpapabili ka kapag ka pleasing yung kausap mo, hindi yung tatanungin mo, galit ka ba te? Oh, pagod ka. Yung mga gumagapang-gapang doon. Pero wag ka partner kahit ganun yung itsura. Ine-entertain siya ng bonggang-bongga. Oo, kasi nga, knowing na ano. Pero, kung halimbawa, hindi mo siya kilala, maisip mo talaga, ba't hindi siya pinagbawal? O baka, ano, di ba? Kasi nga, hindi po lahat na nakasando lang sa isang lugar. Walay. Di ba? Ang hindi mo alam, mayate yan. Totoo. Di ba? At hindi lahat na maporma, tunay na mayaman. May mga correct, iba correct. Talaga lang na gusto lang nila na maporma sila. It's really part of them. It's their lifestyle. But it doesn't necessarily mean na marami silang pera. So lahat, kaya ngayon yung ibabalik natin, partner, bigyan natin ng tamang servisyo lahat. Tamang atensyon, di ba, pagkukulan ng sapat na oras, di ba, ang bawat tanong ng mga customers. Kasi hindi mo masasabi, baka ura-urada may bibili. May kakilala nga ako, ganun eh. Noong unang tawag niya, ano naman car company tinawagan niya? Okay. Magkano po yung ganito? Siyempre, ang daming tanong. Magkano po yung gantong model? Ano pong kulay available ninyo? Tinatamad na yung kausap. Sige, tatawag na lang ako later. Diba? Tapos pagkababa, tawag siya ulit. Iba naman yung nakasagot. Sabi niya, sige, padalhan mo akong nauna. O, diba? Nung kotse na to. Tingnan mo yan. Ay, siyempre, nagkausap sila. Oh. Ayun yung kausap ko kanina. Yan din yung pangalan eh. Diba? Dinedma mo nung una. Correct. Tinamad ka, ibibili naman pala talaga. Ayan ang sinasabi. Tinamad ka kasi ang daming tanong. O yung sa pangalawang nakasagot. Ayun na siya, sa kanya napunta. Sa kanya napunta yung benta. At ura-urada, hindi installment yung kotse. Binili ora mismo. Hindi kailangan ng PO ng banko. Yan, ipadala mo na now na babayaran ko cash. Tingnan mo. Ba? Kotse yun, ha? Naman yung komisyon nun. Kaya huwag kayo nang aano. Kasi hindi mo alam eh. Di ba? Diba? So they generally give proper service to all. Kung yes, yan yung, fair. Kung yan yung treatment. Yan yung nature ng negosyo kasi you'll never know kung sino yung magbibigay sa'yo ng komisyon. Okay, yan, so, yan. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan. Kaya tinyo pa kaantabayanan. Hindi ko po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papalala! Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay na mariba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris,
I am Mar, your avid listener ever since. Nakatutok ako tuwing 8 a.m. at 9 a.m. kasi you make me laugh. Pinapagaan nyo ang mga damdamin ng mga listeners po ninyo. I drive from Las Piñas to work in QC and you make a great driving companion. You are angels in disguise, helping your listeners cope up with whatever they are struggling with. In fact, you just saved me 2 weeks ago. Isa yon sa pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. I lost the trust of my friends, my partner broke up with me, and we both lost our jobs. I hope your listeners can learn a thing or two from my story. And I really hope, Mar, wala masyadong English. Ang dami. Medyo nahihirapan kami, ha? English. So, mahirap i-digest to. Pag madrama Tagalogi natin. Para ramdam. Sorry. A thing or two, you know. Learn a thing or two. Ay, nako. Diba pag, I hope you learn a thing or two from my story. Diba? Oo, di ba? At tinagalog, sana may natutunan naman kayo yan, sa eklavo ko. Anyways, I met Efren in November 2021. Promodizer siya sa isang mall. While waiting for my sister, our eyes met and my instant attraction. We had a small talk and we agreed to meet after work. Hindi ko naman gustong mag-malling lagi, pero dahil kay Efren, naging madalas ako sa mall. His shift ends at 7 p.m. or 8 p.m. Since wala namang tao, nakapag-usap kami. And slowly, we were being honest with each other. He admitted na he's living with his partner for the past 5 years. Sabi niya, he is being controlled by him. All his social media accounts are accessed by his partner. At physically beaten daw pag nag-aaway sila. Pinapakita pa nga niya sa akin ang scars niya. Nagloko daw ang partner niya pero pinatawad at tinanggap niya muli. Ako naman, I admitted na I am one of the board directors sa firm na owned ng friend ko sa QC. Ah, kaya pala maraming English. Oo nga, kasi board of directors. Part of the board of directors. Oo nga. Sipin mo yun. Yayamanin. Yayamanin. May say. Correct. Umiinom ng wine sa gabi. Chardonnay. A juice sa morning. Yes. Orange juice with ice. With umbrella. Anong tawag doon? Umbrella? Yung little umbrella? Yung maliit na umbrella. Parasol. Anong tawag? Parasol. Akala ko. Sinasakyan yung parasail, di ba? Hindi. Sa Boracay yun. Iba yung parasail. Ang gulo mo. Uti na nga tayo. Gulo-gulo mo pa. Naging close kami hanggang may nangyari. Sabi niya gusto lang niyang gumanti sa partner niya kaya niya nagawa. But that one time led to numerous times. Numerous! Wow. Bilib na bilib sa numero. Bihira lang kasi gamitin. Oo nga. Pag-email lang. Oo nga. Tsaka paggagawa ng air reflection paper, di ba? Numerous. Correct. Pero sa Burnay, bihira yan eh. Yung isang beses, nakarami kami. Pero huwag ka, numerous ang ginamit niya. Dinala niya pa ako sa house niya sa Naik na nakapag-ibig loan. Sa loob-loob ko, may pangarap talaga siya sa buhay. He shared his frustrations and dreams and what he really wanted to be. Those became my motivation to be a part of his life. One time, I invited him to a road trip. I wanted to surprise him kasi wala pa siyang napupuntahan outside Cavite and Las Piñas. Dinala ko siya sa magandang restaurant sa Laguna and he enjoyed every minute of it. Hindi siya natulog sa biyahe kasi he wanted to see the road, the sceneries, and feel what it's like to be outside. I asked him, what if agawin kita sa boyfriend mo? Papayag ka ba? Oo daw. Hinihintay niya na lang daw na mag-give up yung partner niya so he can be free.
dumalas ang road trips namin, minsan overnight pa. I've witnessed Efren's many firsts. First time sa hotel, sa hot and cold shower, first time sa roof deck, pool, sa buffet, sa casino, sa pagkain ng different cuisines, Japanese, Thai, American, and Filipino fusion. Ay, iba talaga pag board director. Ang daming ano. Oo nga. Ang daming pinupuntahan. Yayamani. Naka-orange juice sa umaga with tissue and parasol. Oo, tsaka yung glass niya. Glass merong niya. Sa ilalim, anong tawag doon? Coaster. Dun? May coaster. Iba din. Oo, yung placemat pang mayam. Oo. Iba yung ano, iba yung mangkok para sa sabaw. Usipin mo di yun. Di kasama sa plato. Diba? Kasi tayong saktuhan lang kapag sabaw. Ano, rekta na yung sinigang, diba? Kanin. Oo kaya, wala pag, ng bowl. Wala na, pag board director, ibo-bowl po. Oo, diba? Iba yung kutsara ng bowl, iba yung kutsara ng ano, ng plate. Tsaka hindi lang part, hindi lang basta Japanese food. Oo, aba. May fusion. Aba, isipin mo iba yun. Masyado mo kaming kami pinabibilib sa new numerous times. Niyayabangan mo kami, ha? Mo kami ng Lunes na Lunes, ha? Huwag ganon! Nag-cause ka na insecurity. Yeah, I know. Grabe ka. Oh, anyways, ang sarap balik-balikan kasi nakita ko yung saya, excitement, at walang katapusang pasasalamat niya sa lahat. I kept a journal of all the things we visited and what we did. Ay, tare, may journal. Mayaman talaga. Kami, wala-wala. Mayaman. Alam ko, bakit feeling ko mayaman pag may journal? Bakit? May extrang time. Oo, diba? Diba, parang... Tani, wala-wala na, nasa isip lang lahat. Oo, hindi na kailangan umextrang kayod. Oo, sa bagay, yung ay, nga, no? Parang may time to journal, tapos may mga patunog na mga pang mayaman, orange juice with ice, and parasol. Oh, anyways, I kept a journal of all the things we visited and what we did. Ang daming kasinungalingan ni Efren para makatakas sa partner. Alam kong mali, but I thought I was giving him the chance to breathe from his toxic relationship. Even before we met, Efren was planning to resign. Since he has been doing inventory for 5 years already and we needed someone for our team, kinuha ko siya. I thought I would be helping him at the same time kasi mas magkakalapit kami. But that was one of the worst decisions I made. He started working for us last January. Hindi naman siya directly reporting to me, but I was there to guide him kasi nga, first time niya sa office setup, as he was used to the mall type na merchandising. Everything he is tasked to do, he would secretly message me and I would guide him through. Gusto ko mag-succeed siya and I want him to be motivated. The first few weeks were very nice. Kaya lang last March 2. Ay, recent lang pa. Oo na. Kaya lang last March 2 na kahalata ang owner sa relationship namin. I don't know how, but it was not taken pleasantly. Ay, taray, nang not taken pleasantly. Shala talaga. Yayamanin. Diba? Ang mga salitain, no? Diba? It was not taken pleasantly. Oh, hindi lang nagustuhan, ganun lang. Hindi natripan ng mga tao sa palipaligid. Yung Tagalog. Hindi natripan ng mga tao sa palipaligid. Hindi kayo trip, ganun, no? Diba? But kay Mar, it was not taken pleasantly. Diba? They asked Efren to see them, bringing with him his credentials. After an interrogation, ay mayaman. Interrogation. After an interrogation. Dami ng English na nahihilo na ako. Parang pagod na agad ako, Lunes pa lang. So after an interrogation, he was asked to leave immediately. Inamin ni Efren na mahal niya ako at may relasyon kami. And few days after, I was told that I too have to go. I lost the trust and confidence of the owners, and I will only be staying until April. Efren and I planned how we will make ends meet. We decided to put up a business to jumpstart everything. We canvassed all the things that we will need, and he asked permission from his family para gumamit ng maliit na portion of their house for the store.
ang huling worry, si Marvin, yung partner ni Efren. However, as the saying goes, bad luck comes in threes. Nahuli ni Marvin si Efren using yung mobile na pinahiram ko sa kanya. E doon lang naman kami nag-uusap. Nagmakaawa ako na wag siyang bibitiw. Nawala na ang work ko, nawala na ang kaibigan ko. Pati ba naman siya? And in the end, hindi ako ang pinili ni Efren. I was blocked in all his social media accounts kahit sa secret FB account niya. I was also blocked in his Viber messages and I am sure pati numbers ko. Days after, I was driving sa C5 when I said to myself, ayoko na. I drove fast. Bahala na kung sumalpok sa poste o kung saan man, basta that time, I just want to end it. As usual, I was tuned in sa tambalan when Nicole's effervescent laughter. Spell? Yun ba yung bang English ng balahurang tawa? First time kong madinig yan. Effervescent. Can you spell effervescent? E-F-F-E-R-V-E-S-C-E-N-T. Taray pang mayaman, boyet paki-spell. Paki-flash nga sa screen. Paki-flash sa ang spelling ng effervescent. Yan. Ano yung additional vocabulary. Yes, para yayamanin. Alam mo, nakakatuwa yung laughter mo. It's so effervescent. Ay, parang mali na yung gamit. So anyway, as usual, I was tuned to tambalan when Nicole's effervescent laughter jolted me. In time to step on my brake. I was a hairline away from a truck, and I should have collided with it had it not been for that moment. I cried my way to the office. I turned 46 last Saturday. I spent it in Shang, Cebu. I was supposed to bring Efren. First time pa naman sana niya makasakay ng eroplano. Tinuloy ko kahit mag-isa. I upgraded my room at nagpaspa. I am also going to a few job interviews. I read somewhere na if the door closes, quit banging on it. Ay, taray. Alam lang po namin when the door closed, a window opens. Oo, siya hindi. Taray yung sayo, pang mayaman din. If the door closes, quit banging on it. Quit playing games na gano'n. Oo nga. Yayamanin, talitalinuhan talaga. Tapos nag-birthday sa Shang, Cebu. Iba din. Whatever is behind it was not meant for you. Consider the fact that maybe the door was closed because you are worth so much more than what was on the other side. It is time to find another door. Maybe even a window. Thank you sa pagbasa ng sulat ko. Ipagpatuloy niyo po ang inyong tambalan because you do make a difference in the lives of your listeners. Ang inyong tambalanista, Mar. Well, Mar, una sa lahat, I know na ang kwento mo ay sobrang dramatic, 'di ba? I mean, talagang ang sakit ng mga pinagdaanan mo, matindi talaga. Parang feeling mo, binitray ka ng Diyos. May ganun eh, kasi nagmahal ka lang naman and all. Ganyan, di ba? Pero tingnan mo naman, nung binasa namin, we took it lightly. Mm. Ang gusto ko lang, sa hindi dahil sa hindi namin kinoconsider yung feelings mo, ha? Hindi ah. Kundi ang dami namin nakitang maganda sa'yo. Diba? Mm. Yung paggamit lang ng effervescent tsaka yung mga pangmayaman niya. A thing or two. A thing or two. Numerous. Interrogation. Oh, yeah, interrogation. Diba? Jolted. Jolted. Yung mga ganun. Yung mga pinuntahan mo. Oh, yung Filipino fusion. Japanese fusion. Diba? Oh. Yung canvas. Pati.
Pati yung word na canvas. Hindi, pero... Oh, siyang sa Cebu. At nagpa-upgrade ka pa ng room. So, at nagpa-spa. At nagpa-spa. Sa siyang. Maharlika. Yayamanin. So, ang gusto lang namin tingnan, ang gusto lang namin sigurong sabihin sa Yomar, there is more to life than Efren. Mm-hmm. And we're just so happy na yung balahurang tawa ng tambalan, yung nagpa-step on the brake, di ba? Para ma-realize mo na it's not the end of it. Kung tutuusin, sa totoo lang, ikaw na din naman na nagsabi, sa totoo lang, you deserve so much more. Diba? Correct. Alam mo, of course, hindi naman namin sinasabing wali si Efren. Naging masaya ka naman at happy-happy ka to see Efren experiencing all his firsts. Ang gusto lang namin sabihin, pwede namang hindi sa love life mo hanapin yan eh. You have the tambalan. Hindi pa namin na-experience mag-Shang Cebu. Oo, di ba? Hindi pa namin na-experience ang mga ibang mga bagay-bagay. Oh, di ba? Kung diba? Earlier mo na-send yung kwento mo, edi sana kasama mo kami malamang kaya sa Shang nga, Cebu. Diba? Napaka-short nung time partner eh. Medyo na-late lang ng konti yung pagpapadala sa amin. Naman, pero... Diba? Pero summer pa din. Oh. We can still go. Pero we're just letting you know na pwede ka pa talagang umangat mula sa sitwasyon na napakahirap, napakasakit, di ba? Mm. And it's not just for you, but for everyone else. Huwag daw po tayo magdedesisyon sa isang temporary feeling. Yes. Di ba? So, yung nararamdaman mo is temporary. Hindi permanent yan. Yung parang feeling mo, betrayed ka, wala na lahat, ganyan, iniwan ka na lahat, ganyan. The feeling is temporary. So, you don't make a decision. Huwag mo ko in-English kita eh. You don't make a decision based on a temporary feeling. At ito yung sinasabi namin na yung pagpapakamatay. Kasi ang decision yan eh. Diba? Pero yung feeling kung bakit ka magpapakamatay ay temporary. Pwedeng magbago. Pwede ka makahanap ng bagong love life, pwede ka makahanap ng bagong trabaho, pwede ka magkaroon ng bagong kaibigan, di ba? Temporary po. Ganun. Correct. So this is not just for Mar, but also for everyone else na nakatutok ngayon na feeling... Wala nang katapusan yung pain, 'di ba? Wala pong forever. Yung akala mong bakasyon mo na 5 days, 'di ba? Yung parang ayaw mo na umalis ng Boracay o sa Cebu o kung saan man, hindi ba't natapos din? Totoo yan. Kinailangan mo bumalik ngayon Lunes sa trabaho, 'di ba? Ganun din sa problema, 'di ba? Kung problemado ka ngayon, na feeling mo hindi na magkakaroon ng solusyon, akala mo lang 'yon. Mm-mm. Temporary ang lahat. Correct. Gusto ko lang bigyan ng DN partner, no? Totoo 'yon na minsan akala natin na wala na sa ating lahat, pero kung hihimayin mo, isa lang naman 'yung nawala sa iyo. Maaring dalawa o tatlo, pero kumpara naman sa blessings na tatanggap mo every day, ang dami pa niyan. Meron pa rin naman. Diba? Pero hindi namin dinidisregard 'yung feelings. Yes, your feelings. Hindi to toxic. That's valid. That's valid, pero ang gusto lang namin siguro pwede nating i-condition ng konti yung isip natin that there are other sources of happiness and you can be happy, you can have happiness from your friends, from your family, from your pets. Diba minsan kahit sa mga pets natin, no, ma-realize natin, kung hindi pala dahil sa himod ng aso ko sa akin, hindi ako magiging maligaya kagabi. Diba yung salubong ng aso ko sa akin? Minsan mga ganun. Na parang bastos yung hindi, kundi dahil sa himod ng aso ko, hindi ako maligaya kagabi. Parang may bastos. Kaya nga aso yung ginamit ko. Okay, sige. Kaya kung sinabi kong tao yun, hindi lalo na. Okay. Pero di ba? Siguro pagod na siya. Di ba pero pag tiningnan mo siya, di ba? These are parang totoo naman pala. Mm-hmm. These are life's simple pleasures. Mm-hmm. Na pag tiningnan mo, may mga bagay pa pala na pwedeng makapagpasaya sa akin sa kabila ng mga bagay na nawala din. Eh kami nga eh, di ba? Yung pagtingin namin sa kwento mo, although mabigat and valid lahat ng feelings, yung bang magaan siya? Alam mo yun? Magaan ang loob namin sa mayaman. Siyempre, board of director naman, friendship talaga. Tsaka huwag mong iisipin na kung sino yung kaibigan mo ngayon. Yun lang ang magiging kaibigan mo for the rest of your life. Pwede kasi magbago.
Ganun talaga. O, yun lang yung gusto namin sabihin sa iyo, Mar. Alam naman niya yung gagawin niya. Alam mo naman kailangan mo lang siyang gawin. Correct. And we hope to see you soon para makatest kami ng mga fusion-fusion na pagkain. Ha? Maka-experience sa mga mamahaling resort. Sige na, please. Oh, see you soon, see you soon. Sana ha. Oh, magtawanan tayo ng walang humpay, magdamagan hanggang abutin tayo ng ano, pagsikat ng araw. Hamakin natin si Efren hanggang mabakagat niya yung dila niya at matisod siya. Ganyan. Expert kami dyan. Salamat, Mar, for sharing your story with us. And I hope na narinig mo ngayon habang drive time. Or nakabalik ka na ba from Cebu? But anyways, salamat, salamat. Ako hindi man, playback mo to, FB Live. Nasa FB Live yes. na ng Radio Manila. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapalala. Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!